Hello, welcome to Water Sign Philippines. So ito po ang ating general love reading for water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Take only what resonates, hindi po ito magre-resonate sa lahat. So kunin niyo lang yung messages na magre-resonate para sa inyo. Kung cross-watcher ka, pwedeng maging ikaw ito at hindi si water sign. So bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon dahil pwede magkapalit-palit ang roles depende sa nangyayari sa'yo. So mga hindi pa nakaka-subscribe, pahita lang po ng subscribe button, notification bell. At para sa ibang channels natin, nandiyan na lang sa description box. Also for personal reading, nandiyan na lang din po. Pwede po kayong mag-search na lang sa Facebook. Ano po, i-search na lang po Jing Tarot Reader para mapunta po kayo dun sa personal love reading para sa inyo. So, let's start for water sign. The Eight of Pentacles, the Tower. I feel like may something kang gustong mag-end dito, which is with the Eight of Pentacles, something to do sa mga bagay na pinaghihirapan mo. Parang gusto mo nang matapos. And, yung iba sa inyo, meron ka mga dinedevelop na skills ngayon. Continue on doing what you are doing. Ayan, I feel like yung iba sa inyo, meron ka mga taong kailangan iwasan or iniiwasan mo na ngayon. And with the Fool, I can see like, you're just having fun sa buhay mo kung ano man yung mga nangyayari sa iyo ngayon. Sige, push lang. And with the Hover, the Seven of Wands, yeah. Kung sino man itong mga iniiwasan mong tao, I feel like you really have to do this pag-iwas. Kasi pag hindi, pwede magkaroon ng cause or pwede mag-cause ng arguments or hindi pagkakaunawaan or pagkakaintindihan sa inyo. Lalo na with the Five of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy. Meron din kasi sila mga sinasabing hindi maganda sa'yo laban sa iba. So, nangyayari pagka nagkaungkatan, pagka nagkaalaman is pwedeng madisappoint ka, malungkot ka at pwedeng mag-cause nga ito ng argument sa inyong dalawa. Or maybe there's two or more people here, so yung iba sa inyo pwedeng marami. So, okay lang yung pag-iwas na ginagawa mo. Just be happy, huwag mong problemahin yung problema or huwag mong problemahin itong problema ng ibang tao. And huwag mong problemahin mismo itong taong ito. This person or people would just cause you harm. And also, ang pakay lang naman kasi nila is, actually, I don't know eh. Hindi ko makita dito kung anong pakay nila, pero parang gusto nga nila is magalit ka. Parang matrigger yung galit mo. And hindi ko alam kung anong gusto nilang mangyari, ba't ginagawa nila sa'yo yun. Okay? Maybe sila, gusto lang nila ng kaaway. Eh, ikaw naman is ayaw mo, kaya nga may pag-iwas kang ginagawa. So, let's move on to your person. Sino itong person na kakonect mo? Alam mo, hindi mo pa napapakita lahat ng skills mo. Marami ka pang dapat matutunan. Hindi mo pa na-show yung pinaka-full potential mo, pinaka-skills mo talaga. Hindi ko pa nakikita na ilalabas mo yan. So, i-continue mo lang kanyang ginagawa mo ngayon. Yung iba sa inyo, pwedeng mag-i-shift mo eh. Or magbago ka ng skills pa na aaralin kasi may something ka pang mailalabas sa'yo na mas magaling ka dun sa bagay na yan, kaya lang hindi mo pa na ipapakita ito sa ngayon. Okay? Pero yung iba sa'yo, nagsisimula ka na, papunta ka na dun. Maybe meron kang inaaral ngayon na improvement sa sarili mo. Like maybe talents, yan. Pero may something, malapit ka na eh. So anyways, yun ba tong person na kakonect mo when it comes to love? When it comes to love, you do have here the Knight of Cups, the Three of Coins, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces. By the way, nakaamoy ako ng itlog. This could be a reading. One more card. There's this new offer. If you are single, there's this new offer of love coming in here for you. Pero if you're not single, nakakita tayo ng growth pagdating sa finances mo. For those who are single, may new love na paparating with the Six of Wands. I feel like magtatagumpay itong taong ito kasi nandun yung I feel like may something kang gusto, may something kang magugustuhan sa kanya, like that would be a plus points para sa person na ito. So yun na nga, no, may new person ang paparating. This person is going to offer you love, commitment. Pwedeng may choices pa itong person na ito sa ngayon, kaya hindi pa niya ikaw ma-priority or hindi niya maibigay itong love or itong offer na ito for now. Pero yung iba, dumadating na yung offer. But there's still this person. Maybe this is someone from the past na tinatry i-cut off ng person na ito. But there's this new love coming. So,
para doon sa hindi naman naghahanap ng love, and I can see relationship commitment already with you, nakikita natin nagkakaroon ka ng growth pagdating sa money, sa finances. Okay, so let's get more cards for you. For water sign, please. Okay. We do have the Five of Cups. The Queen of... Yeah, there's this... the King and Queen of Wands. Either you are disappointed or nalulungkot ka pagdating sa usaping... I don't know if these are friends or yung iba that could be parents. And either disappointed ka sa kanila or sila yung nagiging main problem ng kalungkot, ay sila yung nagiging main cause ng problema mo ngayon. So I cannot tell if that is your friend or that is your parents, pero alin man dun sa dalawa. And nakikita natin, tinatry mo na lang mag-focus sa finances with the Seven of Pentacles, but I do feel like with the Eight of Swords, nandito yung struggle mo, nandito yung parang ang hirap ilabas ng sarili mo, or hindi mo ma-out ang sarili mo, gusto mong lumabas or umalis sa isang sitwasyon. But the King of Pentacles, someone is manipulating you, parang sila yung may kakayahan magdikta sa'yo. And that could be the King and Queen of Wands, which are like, maybe for some of you, parents nga, no? A lot of stress dito sa mga taong ito. So, that could be mature people. A lot of stress. So, ano naman nasa isip ng person na ito for you? For water sign, please. Okay, nasa isip ng person, if you are already in a relationship, yung relationship, yung commitment is, mas lalo siyang tumatatag, mas lalong tumitibay, and nakikita natin nagkakaroon ng matinding pagmamahalan dito sa inyong dalawa. Kung walang relationship at wala pang commitment, if you're single, your person is currently sad right now, pwedeng meron siyang mga problema, meron siyang mga pinagdadaanan, and pwedeng hindi pa nga makapunta or makalapit or makagawa ng action itong person ito. Pero nandun yung pagpaplano na mag-take ng risk and para magkaroon ng new beginning sa inyo. Pero sa ngayon kasi medyo sobrang down niya eh. So what will happen in the near future for you, water sign? Alamin natin. For your near future. Okay, for your near future, the Two of Cups is here. So, nandun pa rin yung Eight of Swords and the Two of Cups. I can see a lot of love for the future for you. Kaya lang nandun pa rin yung mga bagay na hindi mo ma-out or mailabas sa sarili mo. Pagdating sa relationship, continuous ang relationship. For those who are single, possible ang relationship sa'yo that is full of love. And we do have here the High Priestess. You have to be more patient pagdating doon sa bagay na gusto mo nang mag-end sa sarili mo. Because with the High Priestess, this is your time na parang kailangan mo muna maging silent, tahimik lang. I mean, medyo mahirap ito for you with the Ten of Wands, pero ito yung magiging dahilan kasi na kapag hindi ka nagtigil, hindi ka nagtiis, the Five of Swords might happen for you, which is that is some kind of arguments, pagkakagulo, matinding problema. So iiwasan natin yan. So hanggat kaya mo pigilan, tiisin mo muna. And with the Eight of Swords, yeah, you have to surrender or magpakababa ka muna for now. Yun ang nakikita natin. Huwag mo muna ilaban kung anong gusto mong ilaban dito. So, yeah, tell me more for the future, please. Okay, we do have here the Five of Coins, Taurus, Virgo, Capricorn, the Three of Cups. Medyo nakakita lang tayo ng money problem dun sa person mo in the near future. So, might be kaya hindi siya makapag-reconcile or gumawa ng actions towards you. Is medyo nahihirapan din siya with the Five of Wands. Meron din siyang struggle. And, pwedeng yung iba sa inyo, pwedeng alam niya yung medyo nagiging problem mo with other people. So, isa pa ito kung bakit medyo nahihirapan mag- confront o lumabas itong person na ito or dumating itong person na ito sa'yo. With the Devil, nakikita natin dito na yung new person mo, this, the new person who is coming, nakikita natin na pwedeng meron siya mga something na hindi agad i-open sa'yo, sasabihin sa'yo, pero it's okay. Kasi may kinalaman lang naman yun sa problems niya or sa mga bagay na iniisip niya sa buhay niya na medyo
bagsak or nagpapadown sa kanya. But I don't see na nagiging problema ito sa emotions niya towards you. Because I feel like this person really do loves you. Okay? So, thank you for watching. Sana nakarelate kayo, nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel. Unicorn Princess Tarot, Madam P TV, Virgo Philippines, Tapit Hapon TV, Water Sign Philippines, Madam P Vlogs, Libra Philippines. I love you all, guys. Thank you for watching and bye-bye.